Live na tayo. Live na tayo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Pasensya na kayo at hindi po ako nagbibigay ng paunang babala kung magkakaroon ako ng live, okay? Live streaming. Gusto ko sanang pag-aralan natin sa araw na to ang tungkol ho sa kooperatiba at ang pagiging independent ng isang kooperatiba. Masama itong sasabihin ko kasi itong mga taong gumawa ng cooperative law ay mayayaman at nakakagaan, nakakaalwan sa buhay. Ibig sabihin, tayong mahihirap, ang tagagawa natin ng batas, yung mayayaman. Yun lang ho yun. Tayong mga bobo, tayong mga walang pinag-aralan, tayong kulang sa edukasyon, ang tagagawa natin ay yung mga Pilipinong nag-aral sa abroad at binayayaan ng kayamanan, nakapag-aral sa mga famous at mamahaling mga eskwelahan. Yan ho yung mga leaders natin. Kaya ho, pag gumawa sila ng batas, imbis na maging favorable sa atin, ay nagiging napapasama pa tayo. Okay? Kasi hindi galing sa atin yung batas, kundi galing dun sa mga taong hindi nakapag-experyensya o walang experience, karanasan sa kahirapan. Ano po? Hindi ho nakatikim ng kumain ng kanin na ang ulam lang ay asin. Hindi nakaranas yan. So, pag-usapan natin ay tungkol ho sa kooperatiba. Hindi ako naniniwala sa kooperatiba, pero nung nabasa ko yung batas sa kooperatiba, katulad ng batas sa taxation, it is deemed to fail. It is deemed to fail. Why? Hindi ho kasi na-consider na yung magiging membro o magiging leader ng isang kooperatiba, number one, walang pinag-aralan. Number two, wala hong financial na kakayanan. At number three, wala hong time para mag-operate, mag-manage, at mag-develop ng isang kooperatiba. Pero napakaganda ng kooperatiba. Akalain ninyo, ako ho, isang certified public accountant. Ano po? At nabiyayaan ho ako na maging certified public accountant because naging scholar ako ng bayan. So, kung hindi ako naging scholar ng bayan, sigurado ang trabaho ko ho ay labor intensive. Maaaring nagtutulak ho ako ng kariton at sumisigaw ng bote, garapa, o ng taho, o ng Pepsi. Nagbebenta ho ako ng Pepsi o Coca-Cola sa isang bus station. Maaaring yan ang trabaho ko. So, wala akong pakialam sa kooperatiba. One time na may dumating na kliyente, hinaharas ng BIR, isa hong kooperatiba, napakalaking kooperatiba. At napansin ko, yung kanilang effort ay kumokontra sa kagandahan ng kooperatiba. Marami silang miyembro. Actually, 11 million ho ang miyembro ng kooperatiba. Pero bakit hanggang ngayon yung 11 million na yan ay naghihirap pa rin? So, nagpunta ho ako sa iba-ibang probinsya ng ating bansa. Okay naman, may mga kooperatiba doon, pero mali ho yung pag-develop at pag-ooperate ng kooperatiba. Pero bago ho natin pag-usapan yan, mga taxpayer kong mahal, serious ho ito eh. Pag-usapan ho natin yung cooperative independence muna. At ipakikita ko ho sa inyo ngayong araw na to, na maganda ho yung ibig pagawa ng batas sa atin. Ito po yung batas na sinasabi. Ayan, makikita nyo ho sa ating screen. Ito ho. Ano ho yung purpose ng kooperatiba at ano yung unang-unang gagawin dapat ng kooperatiba? At makikita ho nyo yan dito, mga ka-taxpayer ko, sa Republic Act 11364, Declaration of Policy.
Ang problem ho ng kooperatiba, bakit hindi makaangat-angat ang kooperatiba sa Pilipinas is na nakasulat na eh, nakasulat na ho rito, uulitin ko lang. Ito po yung sinasabi. The state shall maintain the policy of non-interference in the management and operations of cooperative. Ang ganda. Dagdag ko lang ho rito, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung salitang except as provided in this act. So may dalawa hong bagay na dapat maintindihan yung nasa kooperatiba. Number one, alamin ho nila ano yung mga bagay na magkakaroon ng participation yung Cooperative Development Authority. Maganda ba yung participation nila o magiging pangit ang magresulta ng participation? So, dito sa batas na to, meron hong sinasabi na dapat walang interference. Pag sinabi hong interference, makikialam ho yung government sa management and operation ng kooperatiba. So, papaano ho sila hindi magkakaroon ng participation? Kasi pag nag-participate, pag nag-regulate, nagkakaroon ho ng problem. So, nawawala ho yung focus o direction ng mga kooperatiba. Pag nakikialam ang gobyerno, alam naman natin, gusto ng gobyernong makatulong. Pero kadalasan, yung pagtulong ng gobyerno, lalo-lalo na yung mga tumutulong sa gobyerno, mayroong personal interest, nawawalan ho ng saysay dahil may personal interest. So, inaalis ho yan ng batas. Nakita na ng batas na karamihan ng mga government officials may personal interest na pinupush. Maaring politiko sila or maaring negosyo, livelihood sa kanila. Yun ho yung nakita ng batas na ito. So, sabi dito ng batas na to, dapat walang kayong mga tao, non-interference, kayong mga nasa government, huwag kayong makialam sa management and operation ng isang kooperatiba. Yun yung sinasabi. So, para itong tanong, sir, paano namin masasabi yan sa mga Cooperative Development Authority official? Ito ho yung solusyon. Gumawa ho kayo ng management policies. Ayun yung sinasabi ng batas . O ito, yung policy daw sa management, number one. Ano pa yung pinagagawa ng batas sa'yo? Yung policy sa operation, number two. So, kung wala kang policy, written yun, manual, kumbaga, libro. Kung wala kang written policy tungkol sa operations mo, makikialam yung mga government officials. Kung wala kang written policy sa inyong management, makikialam yung government officials. Ano ang pinahihiwatig ko sa bidyong ito? Napakasimple lang ho, mga ka-taxpayer kong mahal. Tulungan ho natin yung mga no read, no write, no time members ng mga kooperatiba na magkaroon ho sila ng naiintindihan nila na kaya nilang gawin na management policies and procedures. Kasi yung alam naman ng gobyerno, pangkalahatan yun . So, sa micro level, tayong mga nakakaalam, ini-invite ko yung mga CPAs, mga nag-aaral ng law, hindi pa kayo tapos mag-aral ng law o mag-aral ng CPA, pwede ho kayong tumulong. Okay? Pag kumita-kita ako, lalo na yung mga taga-pamantasan ng lungsod ng Maynila, yung mga nasa public school, baka mayroon akong sobrang pera, itutulong ko sa inyo. Okay? Kahit na pamasahi lang ninyo o pagkain ninyo, baka may tulong ko. Ang hinihingi ko sa inyo, hindi pera. Gumawa tayo ng manual, magtulong tayo. Ito maganda itong ma-experience ng mga kabataan.
Gumawa tayo ng manual, ako magiging mentor ninyo sa isang operasyon ng mga kooperatiba. Maraming klase ng kooperatiba, so marami tayong manual na gagawin. Okay, may manual tayo para sa members, may manual tayo sa creditors, may manual tayo sa operations. Okay? Sa management, gawin nating madaling intindihin ng mga not, no time, no read, no write. Tingnan nyo na lang itong batas natin English eh. Okay? Naiintindihan kaya yan ng mga magsasaka o fishermen? Hindi! Kaya hindi umuunlad ang ano, ang kooperatiba. Yung mga member, hindi nga mag-alam kung paano gumamit ng internet. Na? Ito, gusto ko sanang kausapin itong mga official ng Cooperative Development Authority. Yung pong nire-require ninyo na mga reportorial requirements, halimbawa, BIR stamp, financial statements, okay, audit committee, training. Hindi porkit umating yung tao ng training, eh marunong na kagad paglabas ng training. Hindi. Napakahirap. Okay, napakahirap intindihin ng mga training. Dapat ang training, eh, madaling i-apply. Hindi na kailangan yung papasok ko pa. Isa sa requirement ng CDA na hindi ko maintindihan, eh kailangan pang i-prove na umatin ng training. Sir, yung pag-attend ng training o pagtanggap ng certificate of attendance, eh hindi ho ebidensya na magpapatunay na yung taong umatin ng training ay natuto sa training. Okay? Maganda ang kooperatiba kasi tax exempt yan, bababa ang presyo ng produkto pag ang nagbebenta ay cooperative at ang bumibili ay cooperative. Yan ho yung mangyayari. Ang ganda eh. Ang ganda ho. At kung magtutulungan ho tayo, kahit walang pera, barter na lang, okay na yan eh. Kasi nakita ko talaga na very effective ang cooperative. Kaya lang natatanggalan sila ng license, natatanggalan sila ng pribilehiyo because hindi nila alam gawin yung mga reportorial requirements. Yan ho yung nangyayari. So, pag natanggalan ka ng pribilehiyo, papasok yung liability. Ang nangyayari sa mga kooperatiba ngayon, eh dahil hindi nakapaggawa ng financial statement yung cooperative, dahil walang mga pera, walang CPA na tumutulong, walang mga lawyers, na walang time yung mga lawyers na tumulong, ayun, tanggal ang registration, na-delist. O, pag na-delist, ano mangyayari? Patatanggal yung tax exemption. Pag natanggal yung tax exemption, eh magkakaroon ng tax yung kooperatiba. Magkakaroon ngayon ng mga ipa-file ng mga BIR forms. Eh pag hindi ka nag-file ng BIR forms, magkakaroon ka ng open cases. Eh mga no read, no write yung mga membro, sir. Ito namang mga CDA officials, tayo ng kooperatiba kasi sinasabi doon sa General Appropriation Act, o ito ang budget mo, 10 million. Dapat itong 10 million na yun, makapag-create ka ng 1 million cooperatives. Panginoon, kaya ang mangyayari dyan, tayo lang ng tayo ng cooperative, hindi nagiging successful. So, kailangan natin ng mga tao, hindi natin kailangan pera. Ang kailangan natin ay mga taong tutulong sa kooperatiba. Kahit konti lang alam nyo, ituturuan ko kayo sa kooperatiba. Okay, kasi ang laki ng benefits eh. Sinasabi ko na ho sa inyo, ang una nating dapat gawin, eh meron tayong management policies and procedures para sa ating operasyon ng kooperatiba at para ho matanggal ho natin yung participation ng mga government officials na merong personal na interest o political interest sa kooperatiba. Yun lang ho ang sinasabi ko mga ka-taxpayer kong minamahal. So, dahil sa pagmamahal ko sa mga taxpayer, eh, taxpayer din naman ng kooperatiba, isa-isahin ko itong mga dapat gawin ng kooperatiba. Pag-aaralan ho natin yung Republic Act 9520 at Republic Act 11364 tungkol sa kooperatiba. Explain ko sa inyo yung benefits ng pagiging kooperatiba
At kung kita nyo ah, yung mga kooperatiba, yung ibang mga kooperatibang kilala natin, nagtatayo ng hotel. Hindi nyo kailangan ng hotel. Ang kailangan nyo, warehouse. Para doon dadalin ng mga members, yung mga produkto nila for manufacturing, for transforming to another high-value products. Or training. Ang ganda, pag binasa nyo yung batas ng kooperatiba, tuturo ko yan lahat sa inyo. At ito maganda. Pwede kang mag-create ng kooperatiba na magbibigay ng bahay sa mga miyembro. At kahit wala, hindi ka nagtatrabaho sa isang company, pag member ka ng kooperatiba, pwede kang mangutang sa pag-ibig fund. Diba? Ang ganda eh. So, ang daming benefits ng members ng cooperative at ang gobyerno may pondo. So, kung nakikinig ho kayo, kung gusto nyo malaman kung gaano kalaki ang pondo ng kooperatiba na ibibigay sa inyo ng gobyerno, priority ho, kumuha ho kayo sa Department of Finance ng General Appropriation Act. Kahit last year, o yung tinatawag na General Appropriation Bill para ho sa next year naman ho yun, makikita nyo kung gano'ng kalaki ang pondo ng kooperatiba. So, hindi ho ito nagagamit. Nagagamit lang ho sa kabalbalan ng mga taong may hawak ng pondo o bumabalik doon sa treasury natin. So, ni-invite ko ho kayong lahat na magsama-sama ho tayo pag-aralan natin ang kooperatiba at tulungan ho natin yung mga existing na kooperatiba na makakomply muna sa existing na reportorial requirements. At sinasabi ko nga sa BIR at saka sa CDA, dapat ho merong socialized reporting. Ang ibig ko sabihin na socialized reporting, dapat ho yung no read, no write, at no time, simple lang ho yung ginagawang report. Hindi ho kailangan ng graduate ng law school o ng accounting school. Sila kaya nilang gawin at madaling maintindihan. At huwag tayong patong ng patong ng penalty because hindi nakapag-report. Eh, dapat i-consider natin, may internet ba dyan sa lugar kung saan i-re-require mo na ang report ay naka-isasubmit sa internet. Diba? Eh kung wala, eh, paano? Nasa bundok o nasa gitna ng isla na napapalibutan ng karagatan, eh paano mangyayari doon? Diniscuss nyo ba yan nung nag-hearing kayo, nung gumawa kayo ng batas? Ang hirap eh. Ang hirap ng reportorial requirements. So, sa susunod meeting natin, ini-invite ko ho kayo at kung meron ho kayong time, pag-aralan ho natin isa-isa yung benefits, yung harmfulness nitong batas na to kung ikayo ay magiging kooperatiba at ano yung mga pwede ninyong itayong kooperatiba in the future. So, with that, magpapasalamat po ako sa inyong mga nakikinig at nanonood. Marami pong salamat again and see you later sa susunod nating video. See you later!